kalabasan at kanyang dalawang anak ay nagpapaliwanag na mas mainam pa ang taong pinabalam sa pagtugon sa kaanyaya ng Diyos kaysa sa taong tumugon. Ngunit sa labas naman ang kanyang ginawa. Inaaliya ako ng kay Jesus na sulitin ang ating mga sarili kung anong uri ng tagapagtugon tayo. Isang tamad sa salita at muli o isang pagbubuhay sa kasinungalingan. Inalangin natin ngayon na mas maging malinaw nawa ang ating pagtugon sa kanyang paanyaya. Tinipot ko tayo muli ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kahapon ng Pangka ng Diyos. Tinipot niya po tayo mga sapagkat kahit tayo. Kaya tumulong tayo sa ating maawang ng Panginoon na nagtamatawa ng Diyos. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong magkasal sa isip, sa salita at sa loob, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagkubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinagkatapilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinapakitan ay pagkakamal. Patuloy mo sa aming walang tupay ang kagandahang loob mong sa aming kanilaan upang sa pagkakamitan niya sa pangako mong bigay kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalitan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marami ay sasabihin niyo, hindi tama ang ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang balungkot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti ay gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa paglilingkod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong guntain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong guntain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamali, ako sana Poon ay alalakali. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya niya ang gabay.
at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong muntain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagaman siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, tinubag niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagpatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilala na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklubod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayin na po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa umasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon ito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang tumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po sa dunia. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, nauuna pa sa inyong pasakop sa pag-ahari ng Diyos. Sapagkat napalito sa inyo sila,
at ipinakilala ang patuwid na pamumuhay. At hindi niya siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga samang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tinutuloy ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na narito at kasama natin online. Atin pong papulihan ang ating mahal na buong Jesus Nazareno. Pakisabi naman po sa katabi, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kahit napasaway ka. May tanong po ako sa ating lahat. Sino po ang mga magulang dito? Sino po ang may mga anak? Mga anak na pasaway? Tanong ko po sa inyo, mawawala ba ang magiging anak nila para sa inyo kahit na napaka-pasaway ng mga anak ninyo? Hindi naman yun, di ba? Kahit na maging loko-loko, bumagsak at paulit-ulit, anak ko pa rin sila. Tama ko ba? Hindi magbabago yun. O kaya naman ito, mas maganda po. Kung pagkalupay sa buhay, sabihin natin maging teacher, maging doktor, maging abogado, maging sigat na artista, baka rin yung mga pangarap nila. Kahit na anong marating nila sa buhay, mananatili, anak nyo pa rin sila. Tama ko ba? Yes. Ano lang po yung nagbabago ang minsan? Okay. Ang kadalasang nagbabago po ay kung kanino nagmamana. Halimbawa po, yung nanay ko po, kapag nagiging pasaway na pasaway akong anak, ang sinasabi niya, para ka talaga sa tatay mo. Kapag mataas naman po yung aking grado, ang sinasabi naman sa aking nanay, mana ka talaga sa akin. At hindi nagbabago, anak pa rin tayo ng ating mga magulang kahit na anong mangyari. Dito ko po gustong simulan yung ating paghinilay sa linyong ito. Dahil ang una ko po gustong sabihin sa bawat isa sa atin, tayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi yan magbabago kahit maraming pagkakataon na tayo ay nagiging pasaway. Kahit na tayo ay lumalayo ng paulit-ulit, hindi magbabago na anak tayo ng ating Diyos Ama. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, may dalawang anak na tinawag yung Ama upang magtrabaho sa kanyang ubasan. Yung nakatatanda po yung unang nilapitan, magtrabaho ka sa aking ubasan. Sabi ng nakatatandang anak, ayoko. Ngunit kalaunan, nagbago yung isip, sumunod din naman. Iba po may mga anak na ganun. Ubutusan natin. Tapos ang isasagot, ako na naman. Si ano naman, yung kapatid ko naman. Lagi na lang ako, pero gagawin din naman. Yung ikalawang anak pong pinuntahan ng ama, inutusan, ang sagot ko agad ay oo. Tapos, hindi naman ginawa. Meron din po tayong mga anak na gano'n. Sasagot agad ng opo, gagawin ko. Sumasagot agad ng opo, pero hindi naman gagawin. Alam niyo po yung dahilan kung bakit sumasagot agad ng opo? Para tumigil na yung nanay sa kakautos. Ang sinasabi ko sa atin ng tagpong iyon sa Ebanghelyo, lahat tayong mga anak ng Diyos, may imbitasyon mula sa Diyos Ama para magtrabaho para sa kanyang kahayaan. Ano pong nagiging problema? Ang nagiging problema po kadalasan ay yung ating pagtugon sa imbitasyon ng ating Diyos. Pagtugon hindi lang sa salita, mas lalo na sa gawa. Sa dalawang anak kong narinig natin sa Ebanghelyo, yung sumunod sa kalooban ng Ama ay yung nakakatanda. Bagamat nagsabi siya ng hindi, pero kalaunan ay nagbago yung kanyang isip.
sumunod minsan. Gusto ko kayong tingnan natin yung ating mga sarili sa nakatakad ng anak na ito. May mga pagkakataon po kasi sa buhay natin na naririnig at nalalaman na natin yung tama na gusto ko ipagawa sa atin ng ating Amang Diyos. Pero ang sagot natin kadalasan, sa kala, huwag muna ngayon, ayoko pa. Sana katulad ng nakatatandang anak, magbago na agad yung isip natin. Sumunod na tayo ang mayroong pagiging tapat sa ating pagtulon sa kanyang paanyaya upang tayo'y maging karapat dapat sa kanyang kahayaan. Sa bawat pangalangin ating minan, ang aming pagiging Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Ipagsinawa ng mga pinuno ng simbahan ang kalagyan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugong sa inyong panyaya upang sila'y magkakapaling paniwala sa bayan. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Ang mga namumulol sa pamahalaan ay magsigap na wawag sa inyo ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at itatanggol ang karapatan, damay, at buhay ng mga may hirap. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Ang mga kapatid namin na Religyosong Madre, ngayong itinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters ay magkagulan nawa ng kamalayan, hindi lamang nakatuo sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa pagbunod ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapununawa ng pag-asa at magsumigaw na makahanap makakasula sa kapaligiran. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Amang mahabagin, sa pamamagitan ng aming pagmamahal, tingin mo ang aming mga kalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng iyong anak upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating napakinabangan at sa buong sambayanan niya na banal. Ama namin lumikha, doon mong ikalugod ang aming paglalakto at ikunawa ay siyang pagkaloob ng iyong pagpapala sa aming umaagos sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo pagpala sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin magkapangyarihan. Ngunit ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagpagsilan ng isang katauhan, ikaw ay magpuli sa iyong pagpamahal. Ikaw na ang nagtulong sa aming pagkukulan. Ikaw pa rin ang nagsuko ng itutubos sa kanan. Ang suko mong kanan ay naging iba-iba sa amin. Pagkabang iliyang tibularan ang aming pagmamasawali. Tibularan niya ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang kanyang kanan. Ang kami ng hayag ko may pag-ibig na gulan ng pagkatao niya sa kanya na bibig sa lahat. Ang katawagan niya sa iyong walang mali ay nagpanumbalik na muli sa amin na iyong kasiyahan ng iyong pag-ibig na aming ibinagsin
doon ikaw ay magsuway mo. Kaya kaisawang mga ako na nagsisipawin kong papuli sa'yo, nagwan kong tayo sa kalangtay, kami nagbuhay sa iyong kalangtay. Na iyong Espiritu ay gawin mo kong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging mundo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagagihan niya iyon, niliapoy sa kanyang mga alayaw ang sinabi. Tanggapin ang lahat, Lord God, ito ang aming katawan na iyahando para sa iyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ginawa ko niya ang kalis. Muli ko niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi. Tanggapin ng lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang iban. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa iyong pagpapanawa ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa amin. Nasa bulak po, Ma'am Sir. Ito lang yan lang, Ma'am Sir. Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa mo namin ngayon ang pang-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na magbibigay buhay at ang halis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil sa ang pinarama na tumayo sa harap ko para mag-ibigod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasabi-sabi sa katawan ng ating Uli Kristo ay mag-ibigod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, binabi mo po ang iyong simbahan na galak sa buong Pilipinas. Puspo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at Yuse na ang Dulis po ang nagtanang kapalitan. Alalahanin po rin ang pagkakapalit namin sa hilay ng may pag-asa sa may muling mabubuhay. Ngayon rin ang lahat na kapakalitan. Kaawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawahan ko at pagkakatin ka rin lahat na makasayo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyang ng puso niya, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kanilutugon sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuli ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag po natin ang lakas ko. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
Hadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling kami na kami iadya sa lahat ng masama. Pangkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Panginoon. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya. At huwag ang napakarami ang papunit-unit. Yesu, binigay sa pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa iyo. At sa inyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nalangis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhin po ang lahat. Mga kapatid ni Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Dumapit tayo sa kanya at magpatid doon. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad po tayo na inaanyayahan sa kanyang tingin. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang gawa ako ng katawan at dugo ni Kristo ang halos sa buhay na manawal ang kailan. Amen. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa ikalawang anak, karami natin po sa atin ay pwede tayong makarinig sa ikalawang anak. Bakit po nasabi ito? Kung tayo po ay nagse-celebrate ng Easter, isa po sa mga ginagawa natin ay nagsasariwa ng pangako sa binyag. Anong isa sa mga sinasabi natin taon-taon sa pangako ito? Opo, tinatakwil namin si Satanas. Ang kanyang mga gawain at ang kanyang mga pangahain, pinamahayag natin ito. Sinasabi ng malakas. Pero matapos bigkasin, matapos maipahayag, ilan pa rin sa atin ang pumipili ng mali? Ilan pa rin sa atin ang babalik sa masamang nakagawian na walang hanggan? Maawa po kayo sa amin at sa buong San Silipo. Banal na Diyos, banal na Diyos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Silipo. Banal na Diyos,
banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggang, maawa ko ngayon sa amin at sa buong sansiluto. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nagayari sa iyo. Pagpalaki gawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsandali na po ang lahat.